Mga lodi, mga tropa, naniniwala po ba kayo sa multo o maligno tuwing sasapit ang Semana Santa? Kung hindi po, pakinggan niyo po ang kwento ko at nakakatindig balahibong karanasan ko tungkol po dyan sa mga multo. Ako nga po pala si Boss Marlon at welcome po sa aking channel, ang Boss Marlon TV. Mga lodi, mga tropa, samahan niyo po ako sa panibago kong kwento sa aking nakakakilabot na karanasan tungkol po dyan. Kaya kung bago ka lang po sa aking channel, pakiclick po ang subscribe, pistika, ang like, at ang kalembang po ni Mang Max. Kaya mga lodi, mga tropa, huwag po kayong matatakot. Ito po karanasan ko lamang noon po. Kaya, let's shake, rattle, and roll. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, ang Boss Marlon TV. Mga lodi, mga tropa, sabi nila, tuwing Semana Santa, dyan po daw lumalabas ang mga maligno, mga multo. Kaya hayaan nyo po ikwento ko sa inyo yung nakakakilabot kong karanasan tungkol po dyan. Ito po tunay kong naranasan nung binata pa po ako. At tinawag ko po itong The Haunted House. Ito po. Eh, malakot animal ka, hindi yung kanina. Kaya, abangan nyo po yan, mga lodi. So, mga lodi, mga tropa, itong kwento ko na to, talagang medyo nakakatakot. Kaya kung may nahina po yung loob nyo, huwag nyo na lang pong panoorin. Pakinggan nyo na lang po. Dahil siguradong tatayo po mga balahibo nyo rito. Naalala nyo po ba mga lodi, mga tropa, di ba? Sinabi ko sa inyo na nagtrabaho po ako sa construction. Totoo po yun. Nung binata po ako, nadistino po ako sa Laguna. So nung nasa Laguna po ako, may nakilala po akong babae, ng pangalan ng babae si Claire. Ngayon, medyo matagal na panahon na po yun. Kaya yung lugar po ng Laguna medyo parang mga bundok pa. So nung minsang isang beses po, dumalaw ako sa bahay nila Claire. Tapos sinama ko po yung isa naming trabador na si Mark. So nung pumunta po kami ron mga bandang alas 8 ng gabi, tapos kwentuhan. Nandigaw po ako yun. Actually, nandigaw po ako. Kwentuhan. Tapos hanggang sa inabot po kami ng mga bandang alas 2 na madaling araw. So nung nagpaalam na po kami, na sabi ko, uwi na po kami, ayaw kaming payagan ng nanay. Kasi sabi nga po ng nanay niya, sabi nga sa akin, Marlon, naka, wag na kayong bumaba. Dahil yung bahay po nila is nasa bundok po. Bali lang ilang bundok din yung inakit namin bago kami nakarating na sa bahay nila. Sabi po ng nanay niya, marami po daw nagpapakita ron, marami daw may mga parang mga multo-multo, ganon, lalo sa mga dayo. Tapos sabi niya ganon, meron diyang parang haunted house na doon talaga maraming natatakot. Kinikilabutan na po ako. Kaya, eh ako naman po, syempre, binata, parang pasikat, di ba? So, ang ginawa ko po, lakas loob, sabi ko, di po, uwi na lang po kami para, kasi po, may trabaho din kami bukas eh.
O sige, sabi niya ganun. Pero sinabihan na kita. Pero sinasabihan na rin po ako ni Claire na huwag na umuwi. E siyempre, pasikat. Kaya umuwi po kami. So nung pababa na po kami ng bundok, parang iba na po yung nararamdaman ko. Yung parang may sumusunod-sunod sa amin, parang ganon. Tapos sa paligid namin, parang may nakamasid sa amin. So nung malapit na po kami sa sinasabi nilang haunted house, doon daw po kasi talaga marami, may nagpapakita po daw talaga. Kinikilabutan po ako. So, nung malapit na po kami ron, siguro 50 meters yung layo namin dun sa bahay, sa haunted house. May tumawag po sa pangalan ng kasama ko, si Mark. Sabi nga, Mark! Tapos, hindi, parang patay Malaysia na lang po, naglalakad na lang kami. Pero kinakabahan na rin po ako niya dahil, lalo na po yung kasama ko dahil medyo bata pa po. Tapos maya-maya po, sige lakad. Maya-maya po, may tumawag na naman. Mark! Mark! Sabi nga nun. Pero yung tawag niya po is talagang yung kasama ko po si Mark yun eh. Nako, to sabi na nga po, sabi nga ni Mark sa akin, nako boss, talagang parang totoo yung sabi nung nanay ni Claire. Kaya ako matakot sa ganyan. Ako po, malakas ang loob ko. Pero takot na rin po ako sa totoo lang. Takot na rin po ako din. Ngayon ko lang din po naman kasi naranasan yun eh. So nung bandang malapit-lapit na po talaga kami sa bahay, ayun na po. Talagang parang sigaw na po talaga. Mark! Mark! Ganun. Tapos sunod-sunod na po. Naku, talagang grabe. Yung lakad po namin, ang bilis na eh. Ngayon, nung pagdating po namin mismo sa may tapat ng bahay, nung sinasabi nilang haunted house, ayun po, talagang sigaw na po ng sigaw, Mark, Mark, gano'n. Pero wala po kaming nakikita. Tapos, ang ginawa ko po, lumapit ako mismo sa gate ng yung haunted house na yun. Dahil, ako kasi yung sinisigaw, yung tao na tao na kay Mark. Wala po akong nakikita talaga. So nung paglapit ko talaga mismo sa gate, wala. Tapos yung mga ilaw, patay eh. Pero iba na po yung nararamdaman ko. Tapos may nabasa po ako ron sa may gate. May karato na pong nakalagay. Ayun pala. Ang piste. Ayan po yung nakalagay. Mag-ingat sa ngungong aso. Kaya pala, yung aso pala tumatahol. Kaya pala, Mark! 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 Kala ko naman, talagang nagpapakita. Yung pala yun, yung aso pala yun na ngungo. Ang tahol niya kasi, oh, syempre, Mark! 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 Parang ganun. Tapos, mga ilang araw, pumunta po kami ron, bumalik kami, nakita ko po yung aso. At ayan po yung litrato niya. Ang kita na. Kapatid po yan. Yan po yung kapatid niya. Kaya po, yan po yung experience ko na nakakatakot nung una. Natawa na lang ako nung bandang huli. Meron palang ganun, ano? Pag tumawal yung aso, mak, mak, mak! Naalala ko tuloy yung aso namin. Si Parsa. Pagka nagiinom kami sa bahay, tinatawag ng mga tropa, Parsa, lipad! Paglipad niyo sabay SS sa mga naglalaro po ng ML. So, mga lodi, mga tropa, sana nagustuhan niyo si Mark. Sana tumayo yung balahibo niyo kakatawa. Sa susunod ulit, mga lodi, marami po ito. Meron pa po itong part 2 hanggang part 5 po ata ito. Kaya abangan nyo po. Sa susunod po muli, mga lodi, sabi nga po ng kapatid ko, ingat. See you next time. Thank you.